natin si Sir Ryan Mangusan na meron ding mahalagang punto de vista tungkol po sa ating pinag-uusapan. Pero bago po yan, ay pabatiin po muna natin si Sir Ryan. Sir, good morning po. Hi, good morning, Kadobi and Madam Grasa Pantasa, and sa ating lahat, sa lahat ng ating tagapanood, tagapakinig dito sa RNG. Good morning po ulit sa ating lahat. Okay, yes. Sir Ryan, kayo po ay bahagi ng komite na tungkol po sa kapakanan ng mga katutubo sa Regional Development Council. Ano po ang inyong masasabi dito po sa issue bago tayo pumunta doon sa ating main menu na tungkol sa sports? Pinapakinggan ko nga kanina, no? Talagang umiinit na yung issue on the wrong entries sa ating mga textbooks. Pero yun, tulad nga silang sabi ni Director Stella Carino kanina, hi nga pala kay Ma'am Stella. Mm-hmm. Of course, nakasama rin natin siya bilang siyang head ng DepEd Baguio Division Office noon. And eventually ngayon, regional director na natin siya dito sa CAR. Yun nga, umiinit ang talakayan, ang usapan tungkol sa wrong entries. Ano? Tulad ng diniscuss natin nung una tayong nag-attend dito sa Balitaktakan, yung nung nag webinar ang Committee on Indigenous Peoples Concerns ng Regional Development Council last year October, yan ang isa sa pinaka mainit na topic kinid natin. So nung there are four topics, pero nung nakadwell, parang mas marami talagang discussion on the wrong entries sa textbooks. Kasi nga po, yan matagal nang issue yan, di ba? Parang taon-taon na pong issue yan. May taon-taon na lumalabas sa, lalo na nung lumabas ang social media, ito-post na yung mga wrong entries sa mga textbooks. Mm-hmm. So, yan yung isang topic natin sa webinar ng Committee on Indigenous Peoples Concerns ng Regional Development Council. At ang suggestion natin dyan is, yun nga, yung tama yung sabi ni Madam Gracia Pantasa kanina na yung gagawa ng textbooks for Cordillera, dapat Cordillera teachers. And to be sensitive, culturally sensitive naman, okay, dapat rin naman na may mga discussion on Igorot or Cordilleran sa ibang regions, ano, para matutunan naman nila kung sino bang Igorot. Pero hindi naman yung ganito na yung mga yon, mga nasusulat na sa textbooks na iba-iba wrong entries naman. So dapat may consultation 'yan sa between yung mga taga-gawa rin ng modules or textbooks ng other regions. Mm-hmm. Mas nakakatakot nga 'yan kasi teachers eh. Oo, 'yun nga eh, teachers. Kaya dapat nga ang gagawa sa mga dapat consultation. 'Yun, sabi nga ni Ma'am, may ano naman sila, may group, sa may Viber group naman sila. So baka pwedeng may Viber group rin ang mga taga-gawa ng textbooks. Sa, yung tama po ba ito pag ilalagay kung ang correct, Igorot correct ay ganito? Tama po ba pag ang Aita ganyan? Actually, yun nga, hindi lang Igorot, yung mga ibang katutubo pa na, siyempre, napapansin lang natin, siguro mas maingay lang tayo. Mm-hmm. Pero yung mga ibang tribo, ganun rin naman. Yun nga, yung Aita, di ba? Yung may photo si Miss Casey Concepcion pa na lumabas sa social media na nakipag-picture siya sa Aita. Tapos, ang caption niya is parang picture taking with the Igorots, parang ganon. Mm-hmm. Yan. So, marami pa rin ignorante on Igorots. Yes, meron nga tayo nagsabi dito, nakakaiyak nga daw ang mal-education sa Pilipinas. And I agree na hindi lang sa mga estudyante, hindi lang sa atin na mga karaniwang mamamayan, pati yung mga tagabigay ng edukasyon, hindi correct po sa nila lahat, pero po sa mga nangyayaring ito, nakakalungkot ang realidad na talagang kailangan po natin ng improvement sa maraming bagay. Sa Central Luzon, partner, merong entry na ang laman po ay ang content is sexual, may sexual mm-hmm undertone. Mm-hmm. Okay. Balik po tayo dito. Ang plano po kanina ni Director Carino ay dadalhin yung issue para muling mapag-usapan sa Regional Development Council
at sa NCIP. Yes. May group chat nga yung sa Cordilleran Advocates, Autonomy Advocates. Binabasa ko kanina. Siyempre, yung mga members dito sa group chat na ito are mga yung mga former government officials, incoming government officials, yan rin ang mainit na topic ngayon. So, pinapangunahan nga ni Madam Edna Tabanda na kinokollect yung mga position papers ng mga iba, yung members para i-present sa RDC meeting or planning sa February 24. Mm-hmm. Kung sakasakali pong magiging kumpleto na po yung action na Sir Ryan mula sa grupo nila Ma'am Edna, and then bubuo ng resolusyon ang RDC, ito ho ba ay dadalhin nyo sa Malacañang or sa DepEd Central Office? Yung sa webinar, if I remember it right, parang sa we will tap our congressmen, mm-hmm, para at least gumawa ng batas on the strict observation of cultural sensitivity sa mga tagagawa ng ating mga textbooks. Okay. So doon po sa pagsusumite ng panukalang batas, I suppose Sir Ryan ay ilalatag nila yung mga mekanismo nang sa gayon ay mas magkaroon ng mas mahigpit na pag-check doon sa mga entry. Yes. Okay. Antabayanan po natin ang magiging ano niyan, magiging resulta, mm-hmm, at sana talaga ito na ang huli. Opo. Hopefully talagang maayos na yan within this year. Okay. Sana yeah, nga po. We are hoping na yung mga yan, yung mga lumabas ng textbooks or modules. Sabi nga ni Ma'am Stella, hindi naman siya textbooks, di ba? Parang modules. Na sana po may withdraw. Mm-hmm. I hope Ma'am Stella would call the attention ng anong regions yon? Region 2. And siguro sa iba sa Region 1, na kung pwede i-withdraw, mm-hmm, yung mga modules na yan, teaching materials na yan. Okay. Agree. Ma'am Edna is now watching us. Ma'am Edna, Ma'am Edna. Send us your comment about this issue at nang sa gayon ay ma-share po natin sa ating mga kababayan na nanonood dito po sa Balitaktakan. Okay, mm-hmm, mas malamig na issue. Okay, sports! Yes! Pwede mag-comment muna ako, yes, sa una. Apo. Topic nyo kanina. Recapping. Ah, yes, apo. Sige. Tama naman si Kadobi, no? Nung sabi, mm-hmm, niya, nung, kasi former staff ako ng the former mayor, mm-hmm, tama naman na, bakit pag may tree-cutting noon, lahat sinisisi na lang sa mayor? Bakit ngayon, hindi na sa mayor sinisisi? Diba? Napansin mo yan? Oo nga, no? Nawala sa utak naman. Ko. Nawala sa utak ko. Napansin ko yan, eh. Noon, ha? Oo. Pag namutol ang puno para sa pagtatayo ng SM, dito sa May Ligarda, at kung saan kahit pang bahagi private na lang, ba? Kahit diba? Maliit lang na ano, kahit dalawang trees lang talagang sa mayor sinisisi. Kawao. Ngayon hindi na, no? Ngayon hindi na. Oh, galing naman. Sa lahat po ng mga hindi nakakaalam, si Ryan Mangusan po kasi ang talagang kanang kamay naman po ng ating dating mayor na si Honorable Mayor Mauricio Dumogan. So lahat po ng reklamo, lahat po ng mga interview ng media na nakapila po sa kanilang opisina, siya muna humaharap. Nakalimutan ko nga pala yung stress na dinulot sa iyo. At alam mo, partner, ito ah, based on experience naman, kahit anong klaseng pang-atake noon ng iyong lingkod sa opisina po ni Mayor Dumogan, pag tumawag ka, sinasagot. Yes. Sana ganyan. Ay, naapo ang ni Dobby de Guzman. Mananda to yan. Pero sasagutin ka. Ang nadate lang ang Dobby nga no, pakadada. Ulanti City. Pero alam mo, Apo, kung nanonood ka, baka makarating sa'yo. Hello sa'yo, Apo. The best secretary that we never had. Mayor Mauricio Dumogan. Alam mo nun, ang nakikita kong direction nun ni Mayor Mauricio Dumogan is ang magiging next DILG Secretary. Ah, talaga? Or Department of Justice. Mm. Diba? Yan sinasabi ko yan kay Sir Ryan. Okay. Okay. YMCA, sir. Yes. Ano po ang bago ngayon may pandemya? May sports pa ho ba? Ngayon, of course, like any other institution,
dumaan rin ang NCIP ang YMCA sa challenges na dinulot ng pandemya. Of course, lahat ng during that ilang buwan yon, apat, limang buwan, walang sports activities ang YMCA. So ano ba ang mga sports activities sa YMCA? Of course, we have the combat sports, yung karate natin at saka yung judo. And then we have basketball, badminton, and then of course our bodybuilding gym. Meron tayo doon. Pero nung kasagsagan ng pandemic, talagang sarado po tayo. And then ngayon, unti-unti we are opening. Sa basketball, ang allowed lang dyan is 1:1. Hindi siya 1-on-1. 1:1. One ring, one player. Wow. Kalaro mo ang sarili mo. Talaga? So, ang YMCA, dalawang rings, yan of course, dalawang tao. Okay. Sa isang ring ka lang maglalaro. Parang exercise lang talaga. Badminton, 1-on-1, of course. And then, ang talagang non-operational pa rin is ang combat sports. Combat sports. Karate and judo. Okay. Yan ang sarado pa. Of course, we follow IATF advisories, ano? Yung rules. And then, of course, ang gym natin, nakabukas pa po. Parang, ang sinusunod natin dyan is 30 minutes per person ang pwede. And then, maximum of 10 persons lang at a time. So paano po, okay, partner, sige lang. Paano po nagsusurvive ang YMCA kung ganun po kalamya yung pasok ng mga pwedeng magpasok ng pera? Yes, of course, ang YMCA sa ngayon, it survives sa rentals. Alam naman natin, of course, we have our building. Okay. May mga rentals. Although, nung pandemic, may siguro isa o dalawang buwan naman na discounted ang ating mga tenants, ano, except of course yung talagang nag-open pa rin during the pandemic, like the banks open pa rin sila regular, ano. So of course, pero yung mga iba na talagang sarado nung pandemic, and of course kahit naman nung nag-open sila, lalo na of course yung flower shop doon, hindi naman kahit nakabukas yun, wala naman na yung mga ating mga tourists, or bumaba yung sales rin like any other business. So, we gave discounts. So, yun. Basically, yun yung pinagkukuhanan na lang ng YMCA sa ngayon. And of course, we still have our daycare. May daycare center ang YMCA. Of course, it's a government recognized since 1987 yan. So, hanggang ngayon, operational. And, of course, we have all... How do you do it, Sir Ryan? Online distance learning online. Na okay. Yan. So, we have 100... At the moment, we have 108 enrollees. Okay. So, online lahat. Maganda-ganda po ba yung numerong yan, Sir Ryan? O bumaba, actually. Bumaba rin yung ating enrollees. Kasi, usually, we have 200. Okay. Ganon. 150 and above. Ongoing po ang klase ngayon. Yes. Kailan po ito mag-i-end at kailan po ulit ang enrollment for daycare? It follows yung academic school year din, ano. So, ano ba, paano bang August? I think. Okay po. Hindi ko na yung academic, di ba? Iba na yung mga yung academic calendar ngayon. Iba na yung sa atin. Saray tayo sa atin noon. Okay. Sir Ryan, bumalik lang po ako doon sa combat sports. Meron po ba tayong ibang mga programang isinuggest o ibinigay po doon sa mga, lalo na alam natin ang exercise, ang sports, isa sa mga tulong natin yan para to maintain our mental state healthy. Mm-hmm. Ngayon pong walang combat sports na pala maraming nawiwili dyan mga kabataan, ano po yung naging alternative for them? Sa YMCA, actually talagang wala. The combat sports. Talagang nangangati na ang ating mga judo players, karate players, and of course we have also have ironies, ano. So
kahit gustong-gusto nila, talagang hindi pwede. Yun. Oo. Kasi may contact sports ang contact tawag po sports, dito. Yes. At bawal, hindi rin naman siya pwede sa online. Kasi kailangan may kalaban ka. Eh, yun, actually, during one of our meetings, parang sabi ko, baka pwedeng magturo pa rin. Parang online. Instructor, and then of course, and I hope the sports committee also considers that. Ano, pero syempre, iba pa rin talaga pag nagtuturo ka na face-to-face. Okay. Doon po sa mga naglalaro, sir, sa YMCA, ano po yung mga requirement na hinihingi po ninyo just to be sure na wala ho silang COVID? Of course, we have also required, we follow on the health protocols pa rin. That health certificate. Mm-hmm. For the players. Mm-hmm. And of course, for the purpose of contact tracing, kasi hindi pa rin natin alam, may registration pa rin. Mm-hmm. May logbook pa rin for all na pumapasok at saka lumalabas. Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. Okay, just for the enlightenment of the public, Sir Ryan, ano ho ba ang mandato ng YMCA? Ang YMCA is a, of course, it's non-stock, non-profit. It's an educational, ecumenical, and charitable institution. So, yan talaga. Hindi sa... andyan yan, para tumulong. Mm-mm. Tumulong sa community. When we say charitable, hindi naman kasi ang inaano natin ito, yung solicitations na naman. Of course, we give assistance, we extend assistance to communities in terms of services, in Opo. Terms of yon, helping them build halimbawa a community library, or ang isa, ang last na project na is the computer. May computer room sa Luwakan, Itogon. Mm-hmm. It was inaugurated last year, attended by, of course, no less than Mayor Palangdan of Itogon. Yan ay partnership natin with a Korean organization, no? So we built a computer room. Yun nga, sayang lang kasi syempre ngayon hindi walang klase. Although we were talking about in na kung baka pwedeng doon gawin yung mga modules ng teachers, or baka pwedeng, I do not know if what are they doing now, kasi sinasabi ko paano kaya pag yung mga students na walang computers at home, yung online classes doon na gawin, parang limited ano sa Itogon. So the building was built last year and natapos rin, natapos last year. So paano po natin naiinganyo ngayon, Sir Ryan, in this middle of pandemic, ang ating mga kailan o ang youth na talagang napamahal rin sa inyo na mag-enroll pa rin dahil kahit papaano meron pa rin namang mga activities sa YMCA. Paano po natin ginagawa yan? We still encourage people, we still invite people to be members, ano? Ang membership natin, we have elementary, high school, college, corporate, and lifetime. Mm-hmm. So yung elementary, 50 pesos per year, high school, 75 per year, college, 100 pesos per year, and then the corporate, 250 pesos per year. So ano ba ang basically ang yung membership, ano ba, of course, enjoyment of the facilities, pwede kang, pero you have, kung halimbawa maglalaro ka sa gym or sa badminton, you still have to pay 550 pesos per month. Ah, okay. It's far cheaper than any pag sa ibang gyms, diba? Parang 1,000, 2,000 per week. Sa YMCA, they only offer it at 550 per month. Ayun, cheap lang naman. Paano po sila makakapag-register para maging member? Of course, they just have to go to our office, no, sa YMCA. Of course, andun ang ating General Secretary, ang hardworking and able na si Sir Pastor Robert Sison. He is always there, office hours, to entertain questions or queries, no, about YMCA. At saka, yun, andun sila to assist yung mga mag-member. Okay. Sir, panghuling question po from my end.
Sa tingin po ninyo, gaano na po kalaki yung contribution ng YMCA in terms of developing sports sa grassroots, sir? We offer the facilities of YMCA lalo na sa batang sa ating mga trainees, ano, especially sa batang Pinoy. Opo. They use our facilities for practices. So I think it's the judo sa ng batang Pinoy we offer it also as a venue for the batang Pinoy judo, and of course sa mga when everything is already fine, okay, open, we invite our judo players na mag-train naman sa YMCA. We will open it for them. And of course we invite partners, ano, barangays, communities, we invite them to be partners with YMCA. Halimbawa, one barangay of La Trinidad or Baguio, makipag-partner. They just have to prepare a resolution to be partner with, parang resolution of intent to be partners with YMCA. Ano ba makukuha nila as partners ng YMCA? Of course, yung ating sports facilities. Baka si Barangay Betag ng La Trinidad or Barangay Irisan ng Baguio City, may paliga sila. They can sports fest. They can use the facilities or as partners, they can use the facilities of YMCA. Upon availability. Kung available, ayun. Depende sa availability of naman. Of course, opo. So, yon, that's how we serve the communities. Mm-hmm. Ngayon, on our 79th year, last year, of course, this year, December, we celebrate our anniversary every December 1 of every year. 80th anniversary na natin ngayon, this December. And then, what are we planning to do, of course, with the leadership of our president, ano, si Sir Jerome Gawidan. We look for, we are looking for barangays to partner with, parang to develop a park, yon, para makatulong rin naman sa, kasi tignan mo ngayon ano ang mga pinupuntahan ng mga tao, yung mga parke, yung mga may pa-jogging, pa-relax for taking, mga ganun. So we are looking for a barangay to partner with na gagawing park. Okay. Actually, may isa na nakita si na Sir Robert Sison, ano, ang ating General Secretary, na barangay here in Baguio. Mm-hmm. Kayo okay. po ba mamimili o sila po ang pupunta sa inyo na piliin niyo ang aming barangay? Siguro sa major project, kami ang mamimili. Pero okay. Sa partnership, like anybody can come. Okay. Sa park po, ano po yung mga requirement po ninyo, sir? Of course, a vacant lot okay. ng barangay. Gaano po kalaki? Hindi na, okay lang na hindi naman masyadong malaki. Mm-hmm. As long as, sinasuggest ko nga kahapon, kasi parang nakita ko, well, sa parks abroad, at ginawa rin naman yata sa La Trinidad Park, sa harap ng munisipyo, yung parang fitness park, okay. May mga fitness facilities for senior citizens. Parang ganun. Or, siguro a park na may mga plants or flowers for picture taking for where anybody can go for relaxation. Okay, magkano po yung budget allotted for this project, sir? As to budget, we're looking at around siguro 300,000. We're preparing for 300,000 for the at least simulan lang yung part. Okay. Ayan. Malaking okay. tulong po yan. Ako, ito na lang po, curious question lang po. Yung accommodation po ng YMCA, naka-close? Yung accommodation, yes, close pa rin. Okay. At ito na lang po, panghuli na lang siguro, Sir Ryan, inganyuhin niyo po ulit ang ating mga ka-rangers para po mag-register sa inyo to be a member. At pero bagong lahat niyan, marami po kayong mga supporters. Hello sa inyo, Leo Ko, Baguio YMCA, go, go, go. Sabi ni Robert Sison, go YMCA, we are watching. Rachel Gano, let's go YMCA, Baguio, Baguio YMCA, preschool, YMCA, Baguio City. Hello po sa inyong lahat. Yan si Sir Leo Ko.
na nanonood pa rin ngayon. Yeah, he's a fellow member as in as Ma'am Rachel, Sir Leo, they are our youth representatives, youth directors. Mm-hmm. Okay, go ahead, sir. Paano yeah, we invite everybody, we invite members, ano, to anybody to be members of the YMCA. Tulad nga nang nasabi natin kanina, we have the corporate, college and corporate membership, 100 pesos a year or 250 pesos a year for the membership. And then, of course, we invite government institutions or government offices, ano? Kasi open ang ating hall for meetings. Okay. Malawak ang ating hall with, of course, pwede sa distancing ng meetings. It can accommodate sa ngayon 100 people with the distancing na po yun. Magkano po ang renta dyan? It's 3,750 for the first 3 hours. Oh, mura na. Pero, of course, ngayon, lahat negotiable. Sabi ko lang, okay, kausapin nyo lang si Sir Robert Sison, ang ating General Secretary. Or Sir Jerome Gawidan, the President po. Okay, maraming salamat.